Oy, nakangiti si Kabiyahe, mga kaganang buhay. Masayahin? Oh, masayahin. We are heading our way to Bakong Livestock Auction Market. Time check po natin, alauna po ng hapon. Sama po natin si Cass, of course. Grabe talaga magpatakbo si Kabiyahe, parang lumilipad tayo, ano? Oh, yan si Nalon. Ano, tulog ka pa, Nalon? Oh, lumilipad tayo sa mga humps. Mababalian ka ng liig. Ayan, kapag si Kabiyahe po ang driver natin. Buhay, welcome, Kabiyahe Roger. Yes, good afternoon sa ating mga subscriber, no? Subscriber ng Abdam Souls, good afternoon sa inyo din lahat. Shout out po sa ating mga sagay sir from Farm Boy, kay Captain Constantino, kay FFM Harris, shout out sa inyo dyan sir, Farm Boy TV. Paki-subscribe po para Farm Boy TV. Kay Jigger Bulacorta sir, magandang hapon po sa inyo dyan sir. Yes. Kay sa ating kay Captain ano po, Lotilia. Kay Sir Captain Mark Lotilia. At saka yon sa kapitbahay niya diyan si Mr. Habiliana diyan sa Sanlo. Inibitahan po tayo ni Mr. Habiliana diyan sa Sanlo. Dahil kumuha siya sa atin ng dalawang baka, Sir. Hindi ko man kilalang lubos yung pangalan mo, Sir, pero magandang hapon na mabuhay ka, Sir. God bless sa inyo diyan, Sir. Papunta kami ng Bakong, mga kaganang buhay. At habang papunta po kami ng Bakong, chika-chika po tayo. Sige, ano bang i-chika natin? Ubo. Excuse me, mga let's kaganang go. Buhay. Let's go. Mic test. Kay Sir Habiliana, taga Makati ba, Kabiyahe Roger? Yes, Sanlo Village, sa Makati City. At saka may farm siya, no? Dito sa Haro, Iloilo? Yes, may farm siya doon sa Haro, Iloilo. Ngayon ay gusto niya bumili sa atin ng baka, kaya tuloy nakabili rin siya ng dalawa, si Jaguar at saka si Silver, binili niya. Kasi sabi niya sa akin, kusunada daw talaga niya. Isa ko po ay medyo nahiya po sa ating kababayan, kaya binigay po natin. Lalo na po ako, binigay ko na lang si Silver. Kasi yan po ang source of happiness po ni Sir Habiliana. No, at tuntua po ako kay Sir, 76 years old. 3 times a week na nagpapadialysis pero napaka-energetic pa rin. At pakinggan mo yung boses niya, napaka-ano niya, Kabiyahe. Napaka-positive niyang tao, masayahin. Tsaka tuwang-tuwa ako sa accent niya ng Ilunggo. Pag-Ilunggo talaga, pag-Ilunggo, yeah. Grabe, ginaiya ka daan. Dapat sa bol ngayon, may Ilunggo mo. Balan ko nga. Okay, ti, balaan mo. Mabuot na Ilunggo daan niya. Mga Ilunggo yan, mga mabuot. Oo. Ti, amugid ni o si Cas. Ang tuno, gid ni Cas ni Ilunggo. Gidya mo. Si Cas ya, karayaan eh. karayaan, may Ilunggo. Dati, kay Ilunggo, karayaan. So, shout out po kay Sir Habiliana. Hindi ko alam kung ano ang first name nito, no? Yes, hindi natin alam dyan. Oo, pero in-invite ka na niya sa Makati. Kaya ano, no? Kaya Roberta, Iro Robert Chubira dyan sa Tika Houston, no? Texas. Oo. Kay Eduardo Ferrer dyan sa Eduardo Ferrer from Eduardo Ferrer. ano ba yan si Eduardo Ferrer? From Israel. 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 Yes, Israel. FW natin dyan na lagi pong talagang nagsusuporta sa atin. Sino pa ba yung naalala mo, Kabiyahe? Si Tanli, bahala na vlog. Bahala vlog, si Tanli. Parang aklano niyan. Shout out sa inyo dyan, Tanli, bahala vlog. Bahala na po kayong maintindi sa aming mga sinasabi dito, bahala vlog. So, shout out po sa inyo. Actually, naghahanap talaga kami at bumibili ni Kabiyahe Roger ng mga upgraded na dito sa Negros. Yun nga ang sabi natin, hindi madali na pumili-pili po ng mga upgraded na baka. Ayan, tinutulungan rin kami ni Nalon eh. Ayan.
So, may mga referrals din kay Nalon. Binibigay rin niya sa atin mga kaganap buhay. At yun nga, nabili na rin ni Sir Javiliana. Marami pa ang mga kaibigan daw ni Sir eh. Tsaka maraming nanonood, Kabiyang Roger, na talagang na-inspire sa pagfattening ng mga baka. Ilang months ba dapat napatabain ang baka kung halimbawa makabili sila na medyo payat-payat, Kabiyang Roger? Di kasi po, sa aking analisisyon, yung iba na bayhasang biyasa na sa patining. Mm-mm. Kasi kanya-kanyang estilo po yung pagpatining. Kanya-kanyang estilo. Marami akong encounter. Marami pa akong natanong ano at saka nagsuggest sa akin, mga kaibigan natin farmers, na talagang nirespeto natin yung kakayahan nila mag-alaga ng bata, baka. Kasi kanya-kanya talagang process. Kanya-kanyang ano talaga, kanya-kanya talaga style. Kanya-kanyang pamamaraan. At saka hindi mo naman masasabi na hindi maganda yung pamamaraan nila dahil ang baka nila ang lalaki. Ang lalaki. Tama ka. Mayroon din ako na yung sabi nila, basta hanapin mo daw yung feeds na mataas yung content ng protein. Crude protein. Kaya ka naghanap ka ng ibang klaseng cattle feeds. Yung mataas yung content ng protein na. Kasi may nag-interview ako, gumagamit siya ng boiler pigs. Oo. Boiler. Sa manok? Yes, alam mo yung boiler. Dati kasi yung boiler, 45 days yan. Mm-mm. Ngayon, ang boiler, parang 25 days na lang ngayon yata. Hindi na 45 o 28 days. Ganun yata. Kaya overnight range yung pagkain niya. Ganyan. Yung pagkain niya, overnight range. Kaya yung iba, gumagamit rin ng ganyang fridge. Para sa baka? Yung para sa manok na boiler, pang boiler. Mm-hmm. Napakain nila sa baka nila. Yung napakain nila, nilalagyan nila. Oo. Ewan ko ba? Mix-mix lang. Tanong ako, bakit dali lumaki? Ano lang? 3 months, malaki na? Oo. Tapos yung protein. Taas ang protein na, tapos maraming mais talaga, mais. Number one talagang mais. Ganun ang magpatining. Pero ngayon, pagdating sa bakong, mayroon na. Kung makita ko yung kaibigan ko dyan, kaibigan ko na hindi ko kilala ang pangalan. Katsikahan lang, katsikahan. Kasi parang close kami na hindi ko man siya kilala. Oo. Kasi sawag niya sa akin, vlogger, nandito na si Boss Vlogger. Pareho kasi kayo ng interest, kaya madali kayo nagkakaibigan. Pag nandito ka, bro, kabiyahe, parang sumisigla ko. Oo. Kaya ibinta ko na naman sa'yo yung dalawang baka ko, sabi niya. Oo. Pero ang galing talaga niya mag-alaga ng baka. Ang galing. Yung baka niya, ang gaganda ng pag-pag-pag-pag. Anong pakain niya? Kaso lang yun, tiniscuss ko na yan nung una, mayroon na siyang combination eh. Parang siyang sinaghalo-halo lang naman niya eh. Nahalo niya yung rice bran, tapos copra meal, tapos cattle feeds, tapos nagdadagdag siya ng ultra pack, na grower starter na ultra pack, tapos nagdadagdag siya ng isang kutsarang sisikal powder, tapos asin, yan, yun ang pinapakain niya, tapos. But of course, damo. Mayroon din damo, pero dalawang bisis, dalawang balde na maliit sa isang araw, isa sa maga, isa sa hapon. Yun lang po pinapakain niya, pero in 4 to 3 months lang, malaki yung baka. At saka, dapat ang baka hindi binibilan masyado sa araw, kasi ang araw ngayon, hindi na po normal itong init natin ngayon. Yung alagain mo doon, nabilad kanina sa araw? Kasi nababarn, kasi okay lang yan dahil alagain naman sila. Tapos, hindi naman sila exposed talaga. Dahil nga maya-maya, ano naman sila eh. Parang nalilim na naman yung portion na yon. Hindi pala isang araw talaga silang, mayroon lang mga oras na may, ano, kasi marami namang puno doon sa atin eh. Kaya sabi ko, iba-iba talaga ang pamaraan sa pagpalaki ng baka. Kaya kay Sir Rebeliana naman, iba rin pamaraan niya.
Magkwentuhan kami pag pupunta ko ng Sanlo. Pupunta ko dyan ng Sanlo. Ah, puntaan mo talaga si sir? Puntaan ko isasama dyan. Mo ba ako? Ah, hindi na kita isama. Sige, okay lang. Kasi sino mag-manage ng business natin kung dalawa na tayong pupunta-punta? Natawa si Cass! Bro, isama yung Cass. Hindi ako isama nun! Oh my God! Napakadamot naman to si Kabeng Roger. Kasi pag isama pa kita, sino mag-manage dito? Wala na. At saka hindi naman tayo, no? Gumagalaw tayo ayon sa ating demand, sa ating... Kasi mga isa sa kanya-kanyang katapat kasi itong pang buhay sa mundo eh. Kailangan lang natin ngayon talagang mayroon tayong mga binabayaran din naman. Kailangan natin matapos yun within this year. Yung nga, yun ang pinagsikapan namin ni Kabiya, yung matapos yung minuhulugan namin sa bank. Kasi yung epekto pa yan ng pandemic, kaya maybe this year, tapos na lahat yan. Tapos the other year, pa din bago naman siguro. Wag ko lang, pero ako... Survival po kasi namin yun, umutang kami sa bank. Dahil sa epekto po ng pandemic. Dahil matagal po talagang nabakante yung Boracay. Eh yung pinakamalaki naming source po ng income ay Boracay po talaga. Kaya ngayon, ito, subukan na namin mag-farming at saka buy and sell po for slaughter po at saka alagain na rin ngayon. So, back to our topic, Karoche. So, 3 months lang, pwede na nating maibenta yung mga pinapatinig natin. Yes, pwede na yan. 3 months time. 3 months to 4 months, depende po yan sa response ng ano, no? Ng baka. Dapat din natin biglain. Once nagpapatin tayo, yung purpose goal natin, tumaba. Pero dahil po sa goal natin, mapataba siya, tapos biglain natin pakain, overnutrients natin siya, wag. Dapat yung kusa niyang, kusa siyang kumakain. Huwag natin siyang, overfeeding. Talagang dumadaan sa proseso eh. Kasi ang baka naman, pag piliin natin na number one, magsilig ng pinapatining natin, dapat wala pong artist pakain. Ibig sabihin, yung bibili natin, ipapatining natin, yung malakas talagang kumain. Para madali siyang lumaki, madali mag-recover katawan niya. Kasi yung iba pinipili, yung mahina lang kumain daw para maliit ang gastos. Bawal naman, hindi naman siguro... Ewan ko lang. Ako hindi lalaki eh! Anong paano ka magpili ng alagain, Lon? Lon, paano ka daw pumili ng alagain? Lindot o buwan, boss. Lindot o? Baba ka ng tukat siya, baba. Ah, malaki mo nga. Oo. Ang dila niya ay? Hait. Parang mahaba ang dila niya? Dila ka ng hait siya, dila pag hiling ikap daw. Yung parang matigas ang dila niya? Oo. Eh, parang ano ang ibig sabihin ni Nalon? Parang magaspang yung dila niya. Oo. Lahat naman yung baka yata, magaspang ang dila. Meron ba hindi magaspang? Pindog siya, kuko. Muna yung mayo. Pindog ko ng kuko, pero pindog sa... Pindog kuko? Oo. Oo. Pero ikaw, Kabiyay, ano yung basihan mo ng ako, magandang alagain? Nagbili patabain. Ako, pag nagbili ako ng baka, pagpatabain, December rin ang promo. December rin promo lang ginagamit ko. Oo, ano yun? Dapat wala siyang isyo sa pakain. Mm-mm. Ibig sabihin, malakas siya kumain. Tapos tumitingin pa rin ako sa bone construction ng baka. Ang big bone siya. Yun, bawa big pata. Tapos ang yung ano niya, yung perna niya, basta big pata lang siya. Tapos yung perna niya hindi naman baldado kasi ang perna kung minsan yung baka nahulog, either na parang hindi align yung mga bones niya. Bone structure align. Pansuot, ganyan. Tapos yung likod niya, pantay. Kahit payat siya, pero ang bone structure niya nandyan. Kasi pag may diferensya po yung sa buto, yung baka bibili natin. Aware po kayo dahil hindi po talaga yan lalaki. Oh, no. Yan ang tinatawag bansot. Oo, itsura malalaman mo kasi na bansot siya. Kahit di siya bansot, may bone, ano siya, difference siya, may mga aron siya, may mga dipik siya sa bone. Limbawa, bali yung mga ribs niya. Sa balat, kailangan na nating tingnan yung balat niya. Yung
ano rin, ng hindi rin yung ano, hindi rin yung maraming sugat, tapos maraming kinainan ng kuto. Pero okay lang naman yan, magagamot kasi yan, mga ganyan yan. So dapat, piliin din natin yung makinis at saka manipis, kung mayroon lang. Pero kung wala namang manipis at makinis, kahit makinis na lang, kahit di na manipis, okay lang yan. Kasi kung mataba talaga siya, matimbang talaga ang bakay kung mapataba natin. Ang basihan mo. Sa patabain. Meron kasing gusto nilang bumili ng payat eh. Para patabain, yes, na magkaroon ng laman. Kasi kung nagpapatinin ka, ibig sabihin ng patinin, patabain mo, pataba. Kaya ang bibilihin mo talaga, payat. Mm. Ay, patinin nga eh. Oh. Lagyan mo siya ngayon ng laman. Ay, mura lang yan mga payat. Basta yung bone, basta kumpito lang yung bone niya, walang bali yung guso, tadyang niya, walang bali yung backbone niya, tapos yung mata niya, hindi rin bulag, hindi rin walang depekto, ang bunganga niya, dapat medyo parang bungangang kalabaw, tapos yung appetite niya sa pagkain, malakas yung kumain. Okay na yan, kahit payat pa siya, basta malakas yung kumain, walang depekto yung mga bone niya, mga bones niya, maganda. Tapos yung paa niya, walang bali, mga bones niya, wala. Ganda ang pata niya. Iyon ang magandang patining. Eh dapat siguro si Nalon magpatining na rin, ano? Eh kaya mo ba Nalon na magpatining? Kaya na, basta naikipay. May subscriber kasi tayo na nagsabi na ano daw, maganda siguro kami ni Nalon magpataba ng baka. Sabi niya ako kanina, maganda siguro kami, magano kami, magnegosyo kami ni Nalo ng patabaing baka. Sabi niya, nabasa ko kanina sa comment. Hindi ko lang naalala kung sino yon. Jaden. Ha? Si Jaden. Ah, si Jaden. Si Jaden yung mabait dating laging sumusuporta. Talagang bilib na bilib din sa'yo yon, dahil napaka-honest mo daw, napaka-totoong tao. Ayun, sabi niya, na baka pwede daw kayong magpataba ng baka. Sabi ni Sir Jaden, maganda rin sa lugar mo, ano? Marami din makukuha ang mga, dapat meron kayong ano muna, tataniman ng napier. Ganyan, para mahalo-halo lang yung pagkain sa ating mga baka. So, dapat kabihang Roger, pag may patining na tayo, meron na tayong darak ng palay? Wala namang problema ang darak. Meron tayong cattle feeds. Ang cattle feeds sa darak, mas mahal pa nga ang darak. Oo. Importante lang, bibili talaga tayong yung page rin. Ayaw nang maging ano niyan, gagawa tayo ng sarili nating estilo. Magkakaroon tayo ng sarili nating formula. Kasi kung nagpapataba tayo, basta magkaroon na lang tayo ng sariling estilo sa pagpapalaki ng baka. Okay, okay. Kanya-kanya yung pagpalaki ng baka eh. Tama. Ako. Piliin natin yung pinakamabilis at saka pinakasiksik ang laman. Kanya-kanya estilo na pagpalaki ng baka. From Gihungan to Bakong, may ilang oras natin lakbayin ito? Pwede natin lakbayin sa mabilis na ano. Mula dito, kaya kong takbuhin niya ng 45 minutes sa Bakong. Huh? Nako, biyahing langit! Yung 3 hours gawing 45 minutes ni... Mula dito Roger. Kasi ang Bakong, nasa ano lang yan? Ay, para aeroplano lang, sabi ni Gas. Galing dito, ang Bakong 65 kilometers na lang yan. To 65 to 65. Pero sa minimum po talaga, sa regular na takbo po, ay inabot tayo ng... Tatlong oras ba, Lon? Tatlong oras. Tatlong oras po. Matagal eh, masyado tatlong oras lang. Dahan-dahan lang ba, yung regular lang? Oo. Kasi kapag ka ikaw yung driver kasi, hindi natutulog si Gas, tapos sabi niya kanina, kabiyahe, ano lang ha, dandahan lang, tsaka pag pumikit yung mata mo. Ilan na, mandumati, alis tayo doon, launa, Jess. 11 minutos, walang tagpo natin, oh. Kaya tagpohin yan, bagan doon, mga alas, dos, ano ngayon, alauna na ba yung diyon, oh. Oh, yun na ba yung Cebu? Ayan na yung Cebu, oh. Cebu. Ah, yan na pa. So, magbabakasyon po kami sa Cebu ng mga bata. Di namin alam kung anong magandang punta namin sa Cebu. Magsi-search-search pa yung mga anak ko. Ayan pala. Saan ba tayo sasakay ka biyahe pag pumunta tayo sa Cebu? Doon sa Gihulngan? Sakay tayo aeroplano. Uy! Aeroplano daw sa Katiglan to, Cebu? Kasi aeroplanuhan pa lang natin yan. Oo. Kasi hindi naman, at ang sabi nila, Palawan. May
Basta sabi ko nga, negros lang, kaya plano pa lang yan. Hindi, so mag-aeroplano na lang tayo. Hindi na tayo, ano, hindi na tayo maglakbay-lakbay. Para hindi masyadong pagod, kabiyay. Pwede na mag-aeroplano na lang tayo. O, paano na lang pag nandun tayo, hindi tayo makapunta kung saan gusto natin puntahan. Kasi, ah, maraming sasakyan doon, may grupo tayo doon. Nandiyan si, si FMRS. May sasakyan doon si, si attorney. Kira ang pinasakyan kay attorney ni Harris. Oh, lakas ng apog mo, ha? Yes. Meron tayong mga kaibigan dyan. Nandiyan si attorney ni Harris, eh. Pupunta ko doon sa kanya, mamasyal ako doon. Ay, ito lang po talaga yung maganda dito sa trabaho po namin na to. Marami po kaming nakikilalang mga simpleng tao lang pero rock. Ayan po, mga kagandang buhay. Yung mga hindi matapobre yung mga tao ba? Mga humble. Ayan po. Talagang hindi mapagyabang at hindi nagyayabang. Tayo lang ay maa-amaze. Ano na naman tayo? Kaya tayo naman ay friendly lang naman tayo, eh. Tsaka tayo, napakasimple lang naman natin. Wala tayo, dapat malaki dito sa mundo. Dapat masaya lang. Dapat ano lang, simple lang. Oo. Maraming na-inspire talaga sa atin, kabiyahe. At maraming nangangarap na magpatining ng baka o mag-alaga ng baka. Maganda naman patining kasi. Dahil ang patining, mabilisan kasi yan, eh. Nagpapatining tayo, pagtaba niya, binta natin. Tapos magpatining tayo ulit. Dapat continuous yan. Continuous ang patining natin. Ah, binili mo ang 30. Oh, oh. So after 3 months, mabinta mo ng 50. Gumastos ka ng ganyan ng 10,000 within 3 months. Meron kang 10,000. Ay, kung isang sa isang daan, meron kang 100, sa isang daan ka 10,000. May 1,000,000 ka. Hindi mo yan makukuha. Halimbawa, kung nampunan mo 30 mil sa isang daan, sa 30 mil sa isang daan piraso is 3 million. Tapos within 3 months o 4 months, halimbawa, tumubo siya ng 1 million. Napakalaking halaga yan. Kasi, ganun talaga ang realidad, eh. Kasi hindi naman tutubo yan talagang pira mo, itago mo yan, eh. Kaya nga itinawag na investment, eh. Para kikita at kikita siya. Kung magkabintang ang tatlong bisis sa loob ng isang taon, sa pagpapatining mo, kikita at kikita talaga yung pira mo. Oh. Labis ang kikitain ng pira mo sa kinexpect mo. Kasi kung patutulugin mo lang, sana naman, katulad sa amin, kasi gusto naman ng iba mag-invest. Pero try natin yan. Dahil nga, inspiring tayo. Dahil ako, ipapakita natin ang estilo, ipapakita natin sa ating mga sa ating mga subscribers, sa ating mga OFW. Oo. Kung paano tayo gumawa ng koral, yung ang koral natin yung nag-umpisa pa lang tayo, hindi lang masyadong mahal. Dahil pwede i-pull out pa. Nang halimbawa sabihin ni Sir Jiden, umpisa kami sa 20. Halimbawa, bibili namin 40. Kung 20 po ang papatiling niya sa tag-40, which is 20, 40. 800,000. Which is 800,000 po yan. Tama ba ako? Tapos yan, papakainin namin yan. Tapos ipapakita namin yan every week, every day, every month. Unang yung diligay niya. Tapos gagastos, halimbawa, gagastos ng within 3 months, gagastos siya ng limbawa. Magkakain siya ng isang araw, 1 kilo. Eh, dahil kalating-kalating kilo, either 2 kilo sa araw. Limbawa, ang pinch niya, magkuha natin yung 20 pesos per kilo. Yung pagkain, 48 pesos per day. Which is 361 month sa loob po ng isang buwan. Yung pinch natin dyan, with times 3, nasa 9,200 kung 1 kilo sa maga, 1 kilo sa hapon pagkain natin. 9,200 po within 3 months. Tapos yung atin diyang sabihin natin mayroon tayong labor, eh. Because of course, mayroon tayong operating expenses. Mayroon tayong tao, mayroon tayong tubig.
yung meron pa tayong sadap. Kahit na sabihin natin gagastos tayo ng sabihin na natin 18,000 sa isang piraso within 3 months eh, 40 plus 18 58. Kung mabinta po natin siya ng 70, o halimbawa mabinta natin siya ng 58 ng mga 65, o mabinta siya ng 63, mayroon tayong 5,000 ahead na net income natin. So, depende rin yun. Depende. Minsan, lumalaki kasi talaga. Kasi mayroon talagang baka. Mura mo mabili, mahal mo mabinta. Diba, Anlon? Kaya, nagdidepende po yan sa pagbili. Mayroon din namang na nabili mo na siyang mura, tapos after 3 months, mabinta mo na siyang ganong presyo. Kaya, halimbawa, may 5,000 ka lang sabihin mo, net mo sa isang, sa within 3 months. So, halimbawa, investment mo 100,000. O 20 yung binili mo. Sa tag 5,000, di mayroon kang 100,000. Wow! 100,000 ang kinita mo sa loob ng 3 months. Which is, ang 100,000 mo, kumita siya, 33,000 a month ang tubo. Wow! Sa 100,000 mo. Ilang percent yon? Yun ang pinakamababang calculation. Per month ang kita mo. Ganun. Napakadaling computing yan. Yes! Kaya yan, ma-inspire po ulit sa calculation po ni Kabeng Roger. Kung ang kupira mo ikikita ng 8% per month, hindi naman yan, hindi naman yan siya sa marangal na paraan yan. Pero kung ipapautang mo kasi yan, halimbawa sa 5-6, 20%, nako po, labahan ka na yan. Oh no! Kasi yung lahat ng papa 5-6 halos na kilala ko, nagkakaroon ng mga terminal sickness. No, nagkaroon sila ng problema sa katawan. Ang iba, santo sinaw, na-atake. Ang iba naman, nadritso na yan. Nadritsuhan na talaga. Sabi kasi sa Bible, wag daw tubuan mo malaki yung ano mo. Yeah, tama lang yung ganyang investment. Kasi napa, gano'n ang investment lang. Tama yan. Pero sa lagayan ka dadaan, halimbawa sa lagayan ko, halimbawa sa mag-alagayan, ma-discuss natin yan. Kasi ang alagayan naman kasi, mas iba ang klase ng alagayan eh. Kaya pag nagustuhan ng tao, at saka gusto nila yung isang malagang bilid ay alagayin. Mas the best pang alagayin. Pero kahit saan man yan, patining man o alagayin, okay yan. At least nang invest po sila. Kasi in how many years sila sa abroad? Sabihin mo, mag-stay sila doon ng 10 years. So, napakatagal. Sige, andito na si Lodjan. Lodjan ba yan? At sagutin na natin ang cellphone kasi po nakabangga po ng si motor Roger. Single po yung ating green truck sa so, medyo may problema sige, po tayo ngayon na. Nakabangga po ng motor single ang ating green truck binangga na umuwi ng Batangas. Binangga siya Dali mo na dito, sagutin mo na po mga kanyang buhay.